Nagulat nga mga idol ang maraming Lakers fans patungkol nga dito kay Kyrie Irving. Kasama niya na kasi mga idol ang isa sa mga Lakers coaches. Yan nga ay walang iba kung hindi si Phil Handy. Banggit nga ng mga Lakers fans, ito nga daw ang pagpapakita ni Kyrie Irving ng kanyang intensyon at ng kanyang kagustuhan na sumali dito sa Lakers. Unti-unti na nga daw ina-associate or sinasama ni Kyrie Irving ang kanyang sarili dito nga daw sa mga tao na connected sa team ng Los Angeles Lakers. Panoorin natin itong mga video clip na ito mga idol. Pero ang totoong dahilan kung bakit nga talagang magkasama itong si Kyrie Irving at ang Lakers coach na si Phil Handy ay tinutulungan niya nga itong kanyang dating coach na rin sa team ng Cleveland Cavaliers sa kanyang basketball training camp. Yan nga mga idol ang dahilan kung bakit magkasama silang dalawa. Pero hindi rin naman natin pwedeng alisin ang posibilidad. Baka mamaya ay pagpapahayag pala ito ni Kyrie Irving ang kanyang gustuhan na talagang mapunta dito sa Lakers. Yan nga ang isa sa mga dalawang posibilidad, pagpapayag ba ni Kyrie Irving ito or pagiging mabuting loob niya lang at pagtulong niya sa kanyang dating coach. At pag-usapan naman natin itong si Damian Lillard at sa kanyang Instagram live kasama ang player ng Blazers Summer League, nagkampiyon nga kasi sila. At halatang halata nga mga idol na parang walang pake si Lillard at hindi talaga siya nanonood ng Blazers Summer League team dahil wala nga siyang kamalay-malay na sila na pala ang nagkampiyon. Pero hindi rin naman natin masisisi ang si Lillard. Halos buong taon ay basketball na ang kanyang iniisip. Siyempre gusto niya rin siguro ng konting katahimikan, konting panahon nga para mag-relax kasama ang kanyang pamilya. Pero mga idol, eto nga si Moses Moody, tinake home ang 2022 Summer League scoring title. Napanalunan niya nga ang scoring championship. Dahil nga mga idol, nag-average siya ng 27.5 points per game sa dalawang games lamang na kanyang nilaro. Sobrang liit na sample size mga idol, pero enough na nga yan para magbigay sa kanya ng scoring title. Ang pumapangalawa sa kanya na si Cam Thomas ay 5 games ang nilaro at nag-average nga ng 27.4 points per game, 0.2 na lang at mananalo na si Cam Thomas. Pero nang dahil nga na mas mataas ang average na ito ni Moody, kahit 2 games lang ang kanyang nilaro, siya pa rin ang nagkampiyon. Pero sa tingin niyo ba mga idol, deserving si Moses Moody sa scoring title or dapat nga ibigay kay Cam Thomas? Komento niyo lamang ang inyong mga opinion. At yan nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!